out si Leo. Hindi ba dapat matuwa tayo sa ginawa niyang yun? He saved us a lot of trouble. Hindi. Kilala ko si Leo Fanachel. Hindi gagawa yun ng major move kung wala yung malaking dahilan. At kasama pa niya ngayon yung mga kapatid mo. Well, that's another thing. Kaya, you know what? Tawagan mo yung private investigator mo. Sabihin mo sa kanya, sundan niya si Leo. Teka, wait! Paano yung paghahanap sa pinsan ko? Eh, hindi ba dapat makita na agad yung anak ni Tita Ana? For now, mas importante malaman natin yung next move ni Attorney Fanachel. Who knows? Baka pagsunod natin sa kanya, makita na natin yung nawawala mong pinsan. Guilty. Mas malaki ang chance na mapakiusapan ng judge na babaan ang hatol sa'yo. Especially dahil ginawa mo nga to dahil sa kapatid mong may sakit. Yun nga lang, we'll be taking a big chance on this. Or, pwede mo ring tanggapin ang alok sa'yo ni Madam Ana. Bart, hindi mo pinag-usapan na natin? Yeah, pero kung malalaman ng lahat na ikaw ang karapat-dapat na tagapagmana ni Madam, mawawala lahat ng kaso mo. Simply because ikaw na ang magmamayari ng kumpanya. Kailangan mo lang aminin sa kanilang lahat na ikaw ang anak ni Madam Ana Manalastas. And now we have the will to prove it. Will? Anong will? Last will and testament. Gumawa si Madam ng will na nagsasabing iniiwan niya sa'yo lahat ng ari-arian niya. I'm sorry, Bart. Alam kong para sa kabutihan ko lang ang iniisip mo. Pero ayoko na magkaroon ng connection dyan sa toy company at sa babaeng yun. And you don't think that by this time, nagbago na ang isip niya? Ako, attorney, kilalang kilala ho namin yung tao na yun. Hindi basta-basta nababago isip nun. Eh, pero kung tatanggapin niya yung posisyon as the rightful heiress, mawawala lahat yung kaso niya. Ako, nabanggit ho nung isang kasama namin sa kanya. Pero gaya ho nung sabi ni Pinsan, malabo kong mangyari yun. So, now you see our predicament, Leo. Pag pinilit namin sa kanya ito, baka lalo lang siya magalit. Lalala lang yung sitwasyon namin. Kailangan magkasundo muna kami bago niya tanggapin, Mana. Kaya kailangan ko ang tulong mo dito, Leo. I need your help. I need your negotiating skills para magkasundo kami ng anak ko. Jessica, pang-apat na refill mo na yan. Can you please take it easy on the alcohol? I can handle this, Miranda. What I can't handle is... sobrang tagal ng paghihintay na to. Look, Jessica, take it easy. Inuunong na ni Attorney Fanachel yung press con. We're safe for now. Easy for you to say. Mas malaki ang stake sa akin sa mangyayari dito. I can lose the whole company. Yung investigator. Hello? Ano na nangyari dyan? Papunta po si Attorney Fanachel sa dating bahay ni Sofia Delgado. Kasama pa rin yung batang babae, saka yung dalawang kaibigan. Papunta daw si Attorney sa bahay nila Sofia? Sabihin mo sa kanya, huwag niyang lulubayan si Attorney Fanachel. I-update niya tayo kung may bagong mangyayari. Hello? Ituloy mo lang yung pagsusunod mo dyan kay Attorney, ha? Tawagan mo ako agad kung may bagong nangyari, okay? Yes, ma'am. Wala pong problema. I don't understand. Anong business ni Leo kay Sofia? Hindi kaya tutungkol sa pinsan ko? Sa anak ni Tita Ana? Maybe. I mean, di ba alam ni Sofia yung tungkol sa anak ni Madam Ana? Yun yung ginamit niya sa ating bargaining chip nung gusto niya makabalik yung staff niya, remember? Look, Miranda, wala namang ibang alam yun bukod doon sa sinabi ni Jessica. Sige. Rub it in! Ako ang nagsabi kay Sofia tungkol sa anak ni Tita Ana. Jessica, that's not what he meant. I-check mo nga yung kapatid ko sa opisina niya, si Yanni. Pero huwag mo sasabihin ako naghanap sa kanya. What are you doing, Yanni? Kuya, what are you talking about? Don't deny it, Yanni. Paan po kinuusap si Leo Fanachel? Bakit po kasama yung si Ana? Ano pinaplano ninyo? Kuya,
Kuya, I have no idea what you're talking about. Don't lie to me. Alam ko, nagpunta ko doon sa press ko ni Attorney Finisher, ang dating lawyer ni Madam Ana. You know, I have eyes everywhere, Yanni. Kaya huwag ka na mag-deny. What is he up to? Anong involvement mo sa mga plano nila? Might as well tell him the truth, Yanni. Go ahead. Sabihin mo sa kanya yung totoo. Total, malalaman niya rin naman ito sa huli. So gusto mo malaman kung anong ginagawa ni Yanni sa press conference ni Attorney Finisher? Kuya, please, no. Why not? Eh, hindi niya naman titigilan si Sofia eh. Tapos malalaman niya rin ito pagdating ng panahon. So might as well tell him now. No, Kuya, don't. Kuya, alam namin na pinagbawalan mo yung ibang lawyers na mag-represent kay Sofia sa korte. Kaya kinuha namin si Attorney Finisher. But he's retired. But he still has his license. And he's more than willing to help us out. Ikawa, may nervous ako sa'yo, ha? Akala ko aaminin mo kay Kuya ang lahat. Of course not. Ano akala mo sa akin? Binigyan ko lang siya ng kwento na papaniwalaan niya para tumigil na sila sa pagsunod sa atin. Para iligaw sila. Nice! Galing mo, Kuya. You do realize what we're doing, Kuya. We're conspiring against Kuya Bob. We're giving him a dose of his own medicine. Right on.